Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos ang mahigit 24 oras, naibaba na ang lalaking umakyat sa isang poste at tumawid pa sa mga kawad ng kuryente sa Marikina. Buhol-buhol ang naging epekto niyan mula sa mabigat na daloy ng trapiko hanggang sa napatid na supply ng kuryente. Mahigit 4,000 bahay at ilang negosyo po ang apektado. Nagsuspende rin ang klase sa lungsod. At nakatutok si Oscar Oida. Hindi nakapagklase ang mga estudyante ng Jesus Black Academy simula pa kahapon ng tanghali. Sinuspindi ang klase dito matapos mawala ng kuryente. Kinailangan kasing patayin ang linya ng kuryente roon matapos umakyat sa poste ng Meralco sa may Old JP Rizal, Barangay Kalumpang sa Marikina, ang isang lalaki. Wala na pong magawa ang mga estudyante, ang mga staff namin, dahil masyado na pong naiinitan ng mga estudyante, ang mga bata, dahil wala pong electrical. So sa ngayon po, nag-cancel po ulit kami ng klase dahil po sa pangyayari na ito. Ayon sa Meralco, mahigit 4,000 bahay ang naapektuhan sa pagpatay ng kuryente. Lumipas sa mga oras, kumagat ang dilim hanggang sa muling sumikat ang araw kanina, ang naturang lalaki naroroon pa rin. Damay rin ang isang kalapit na mall. Marami tuloy ang magdamag hindi nakatulog. Narito na lang sa labas, nagpapahangay, mainit eh, walang kuryente, walang electric pan, pati yung e-bike ko, lobat na. Ako nga, naka-charge lang sa San Roque pa ng cellphone. Ang ilan pa nga, nalagay sa alanganin ang negosyo. Kasi nga po, walang kuryente. Yung tinda kong ice cream, natunaw siya. Hindi ko na mabebenta yon. Ano na yon, tapon na. Naging dahilan din ito ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa May Marcos Highway. Kahapon pa yan eh. So, yung pag-deliver namin, apektado lagi dito pagdating sa area na to. Marami din nanonood. Isa pa yon. Marami nanonood din. Kabilaan po yan. Lakas pa rin niya, ano, buong gabi na yan. Bago mag-alas 11 ng umaga, tumawid ng kawad ng kuryente ang lalaki papunta sa kabilang poste. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Kasi nung una po, yung sinampahan niya kasi, meron po kasing tawag namin doon underbuilt. Eh. Meron pong distribution system. Distribution line po, no? So ito po kasi sub-transmission line po ito. Eh, no? Meron pong distribution line. Doon po nakakabit kasi yung mga transformer na nagbibigay po doon sa mga customers natin. Then nung lumakad po siya sa linya, so nawala na, nalagpasan na po niya yung linya ng distribution line namin. Pasado alas 2 ng hapon, isang nagpakilalang kapatid ng lalaki ang nagpunta sa lugar. Sinubukan nilang kumbinsihin ang lalaki na bumaba na, pero nagmatigas ito. Mag-aalas 4 ng hapon, gamit ang boom, unti-unti na siyang nilapitan ng mga rescuer. Pero wala na itong nagawa ng puwersahang kunin ng mga rescuer. Alas 4:15, tuluyang naibaba ang lalaki at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.